Good morning, guys. Naubusan kami ng tinapay. Tignan nyo to. Kaya ngayon, gumagawa ko ng tinapay, guys. So, nilagay ko siya dito sa bread machine kasi hindi ako marunong gumawa ng tinapay na hindi gamit yung bread machine. Madalas matigas. It's very dense. Oh, ayun na si Bulilit. Say hi! Hi. Look at the baby's temperature. Oh no, she got a fever. Yeah. So anyhow, yan guys, so ubusan kami ng tinapay. So kaninang umaga, pagising namin, so gagawa ako ng tanghalian ni George. Tapos, pagtingin namin dun sa tinapay, inamag guys. Inamag yung tinapay namin, so wala, yung ginamit kong tinapay niya is yung pang-hamburg. Kawawa naman pang-hamburg talaga. So, kaya ngayon, gagawa ko ng aming sariling tinapay kasi ayoko naman pumunta ng store na dalhin siya kasi yung mga grocery stores dito guys, pipila ka pa. Tapos, madami din namang tao sa loob. Sometimes, hindi naman overcrowded pero hindi may iwasan yung may mga sumisingit-singit ba na masyado rin silang malapit sa'yo as in literal na magkatabi na lang kayo, which is bawal nga and iniiwasan dito. So, sa ngayon, dahil di naman ako makalabas, walang mag-aalaga kay Bulilit. So, gawa na lang ako ng sarili naming tinapay. Kunting merong bread machine dito, guys, na ano, na nakatenga. So, kahit papano ay napapakinabangan naman kahit for emergency lang. Tignan nyo yung mga nakuha ko, guys. Puro buhok. Problema ng mga babae. Ganyan din ba kayo? Naglalagas din ba yung mga buhok ninyo? Kasi ako kahit saan, mapabanyo, kahit na nakahiga lang ako, guys, ang dami-dami nalalagas ng buhok. Tignan nyo naman yung mga nakuha ko. Ano ba talaga kapag nagkakaedad na? Nalalagas ba? Naglalagas ba talaga ng bongga? Ang dami sa akin, no? What? Basta, guys, magdilig tayo ng garden tsaka halaman. What is it? So, magdilig tayo ng halaman. Hey! Very careful. Yan o guys, signan nyo nyo. Mulaklak na sila. Ganda niyan, oh. At tsaka, tignan nyo to, guys. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ayan siya. Very bright na orange. Tapos, yung dahon, kinain siya ng mga rabbit. First Potpot, first Bulilit. Say hi! Hi! Good morning. Yan. Take a picture. Okay, hold on. Picturean ko daw muna siya, saglit. Tignan natin guys yung mga tinanim ko dito. Tignan nyo yung mga transplant ko ng mga pechay. Malaki ng aking mga pechay. Malit pa pero malaki na rin. Yan, konti lang sila. Ilan ba lang? 2, 4, 6. 8 lang yung pechay ko. Tapos yung aking mga siling labuyo. Yan, maraming sili. Gusto kasing gumawa nung ano, yung nilalagay nila sa suka. Tapos may mga bawang. Sa amin, artem ang tawag doon. Kalimutan ko na yun sa Tagalog. Basta, yun. Artem. Tapos, dito, pasyalan natin yung ating mga gulay-gulay. Ang aming munting gulayan. O, tignan nyo guys yung aming carrots. Yan yung carrots sa amin, o. Kala namin hindi sila tutubo kasi nasa daanan sila. Tsaka, hindi na talaga namin sila masyadong inalagaan. Basta na lang namin sila nilagay dyan. Tumubo naman. Yung aming mga beans. Laki na. Ano ba ito kasi? Pipino. Ang talong. Uy, tignan nyo to. Tignan nyo to guys. Malapit na. Malapit na ang anihan. Anihan ka agad. Yung aming zucchini. Zucchini squash. Okay, Mom. Watch.
Nice. Tapos, yung ating mga herbs ko. Sige nyo, ang laki. Kaya lang, bakit kaya sila naninilaw? Naarawan naman sila. Bakit sila naninilaw? Yan. Yung aking kale. Tignan nyo yung aking kale, guys. Nakailang harvest na ako dito. Tapos yung aking okra. Okra. Maliliit pa sila. Bagong lipat. Hala, kinain. Kinain na naman ng ibon. Apat na tanim ko na yan. Hirap magtanim dito kasi may mga squirrels, chipmunks, rabbit. Maraming mga ano, tagakain. Pasok na tayo. Tapos na yung dough cycle niya. So, ilalagay ko lang siya dito sa aking loaf pan. Lalagay ko lang siya dyan para dyan siya mag-rest. And, yaan ko lang siya dyan, guys, na mag-double ulit yung kanyang size. So, mukhang okay naman siya, guys, kasi kapag ginaganito ko siya, kapag minamasa ko, ano talaga siya? Parang makunat. Yung stretchy ba? Ganyan siya. Hindi na siya yung parang tigas. So, ayan yan, guys. Hayaan ko lang siyang mag-rest dyan ng mga 30 minutes before ko siyang ilagay sa oven. So, dyan muna siya. Pagandahin natin. Yan. Para hindi naman pangit yung ating tinapay. So, ayan, guys. Mag-rest lang muna siya dyan. Takpan ko lang siya. Hey, guys! Mommy is making some melt shit for Despicable Me 4. Perfect. Mag-movie marathon daw kami. So, eto pa yung donut na binili namin kahapon. Meron pa kami tirang tatlo. Kasi tatlo din yung kinain namin kahapon. So, ayan si Bulilit. What are you watching, Mom? The day I married Johnny was the best day of my life. Until Transylvania Free Summer Vacation. Ayan daw. So, chill lang, guys. Kain. Donut. Tsaka blueberry shake tayo today. Movie marathon muna kami, guys. Ilang beses na namin pinanood to pa ulit. Oh my G, tignan nyo naman, guys, yung aking tinapay. Giant. Bakit kaya lagi siyang, ang tawag nito, bumubundok? Ready ko na yung hapunan namin mamaya, guys, para ready na. So, crock pot ito, slow cook lang siya. So, set and forget. Lagay ko lang siya dito, guys. Gulang to ng mga busy na people. So, lalagyan ko lang siya, guys, ng barbecue sauce sa pinaka ilalim ng aking crock pot. Ayan. Tapos, isi-season ko lang yung aking chicken. Asin. Madaming asin, guys. Hindi naman madami, ha? Yung huwag lang super konti kasi magwawala siyang lasa. So, asin. Pepper. Madaming pepper. Ayan. Tapos, meron din ako ditong garlic. Yung half ng garlic, ilalagay ko na siya dun sa may barbecue sauce ko. Tapos, meron din akong onions. Yung onion, giant ang aking hiwa sa kanya, guys. Kasi ito yung magiging bed ng chicken dito para hindi siya super dry. So, ayun na. Nilagay ko na siya doon. Tapos, lalagyan ko siya nito. Hindi ako masyadong gumagamit dito, guys. Madalang lang. Minsan sa rice ko to ginagamit, pero pwede to sa chicken, poultry, ganyan. Parang hindi ko naman nalalasahan to. Parang amoy lang yung meron, di ba? So, ilalagay ko siya dyan. Tapos, lagay ko siya, guys, dito. Yung na-season, yun yung sa ibabaw. Sa ilalim. Tapos, season naman natin ngayon yung ibabaw. Siyempre, salt, pepper. Tapos, yung remainder ng aking saffron. Yan. Tsaka yung remainder ng aking garlic. Tapos, ngayon naman, i-cover na natin yung buong chicken. So, ayan na siya, guys. Ngayon, lalagyan ko siya ng
barbecue sauce. Yan. Kailangan mga fully cover natin yung ating meat. So, ayan. Make sure lang na covered siya fully para may lasa lahat. So, ayan. Ganyan lang siya. Lang natin. Guys, tapos, lagay lang natin yan ng high. So, maluluto yan ng mga 3 to 4 hours. So, dyan muna yan. Set and forget. See you. Ayan siya. Ang itsura ng ating crockpot chicken. Tignan ko kung malambot na. Oh, wow. Oy, tignan nyo naman yan. Kita nyo ba yan, guys? Sumama na yung laman. Malambot. So, tatlong oras kong niluto to, guys, sa high na setting. So, tikman natin, guys, ito. Sinandol ko na to, pinalamig ko na. Parang maasim. Parami yata yung nilagay kong barbecue sauce. Lagyan ko siya ng konting honey kasi maasim, guys. Hindi ko talaga masyadong bet yung barbecue sauce na yun kasi ano lang siya, yung original flavor and parang para sa akin, kulang sa alat pero masyado siyang maasim sa panlasa ko. So, lalagyan ko siya ng honey, guys. Ayan, para honey barbecue chicken. Barbecue siya, guys, pero sa crockpot. So, ang kalalabasan niya is parang pulled chicken barbecue. So, yan. Iikot ko lang siyang ganyan para tignan nyo, guys. So, kita nyo ba yan? Sobrang tender na niya. So, dahil nilagyan ko siya ng honey, hahayaan ko pa siya ng mga 30 minutes pa dyan. Yan yung sibulilit nagtatago. Ay, may naglalaro. Mag ginagawa nila? Tignan nyo. Ayun. Tignan nyo, guys. Yung tatay nagdadamo. Tinatapos niya yung pagdanabo dun sa garden namin. Ayan. Kita nyo ba yan, guys? Malalago na sila. Maraming damo doon. Tignan nyo. Nakikita nyo ba yung mga herbs ko, guys? Ang lalago na nila, no? Yung kale ko. Na-harvest ko na yung... Halos makalbo ko na yung kale ko, guys. Kasi lagi ko talaga siyang hina-harvest. Kasi para ganun daw talaga dapat yung gawin. Yung kapag madami na siyang dahon, kailangan nang i-harvest yung iba para ulit magkaano pa siya ulit, magkasanga. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Kapag pwede na yung mga dahon, kinukuha ko na kaagad para magsanga pa siya ulit. So, ngayon parang ilang araw ko muna siguro siyang hindi gagalawin kasi parang nasobrahan ko yata sa kalbo. What are you doing in here? I have to drink water. Why you didn't grab your water bottle? You wanna say hi? No, I have a race to do. Bye! Dadma tayo, guys. Meron daw siyang race, so... Ay! Nakalimutan ko palang ipakita sa inyo kanina. Ito na pala yung tinapay ko, oh. O, diba? Gusto kasi namin, guys, yung medyo mas brown siya, yung well done. Well done yung kanyang crust. So, kaya mas medyo brown siya sa usual. So, nag-a-add talaga ako ng extra minutes para sa kanyang crust. Kasi gustong-gusto ni Bulilit yan. So anyhow, yan na nga, guys, yung aking loaf. Giant pa rin siya, guys. Malaki pa rin. Pero at least may tinapay na kami para bukas. Nagawa lang ako ng carrots na side. For side dish kasi. Baka nagsawa na yung mag-ama ko sa kanin. Ilang araw na rin kami kumakain. Nagbigyan ko naman sila ng break. Aba, masarap na pang side dish dito, guys. Usually kasi sa atin, kanin, di ba? Kanin talaga ang pantapat natin sa lahat ng ulam. Ko lang siya, tapos lalagyan ko lang siya ng butter at saka honey. In dark. Ayan na ang ating ulam. Broccoli, carrots, saka yung aking manok. Ayan. Bon appetit! Kain, kain, kain! Madilim na. Hapon na, guys. Alas 7:30 na ng gabi pala. Pero maliwanag. Good job. Good job. I'm gonna go inside now. I'm going to take a shower. Bye! And subscribe.
and click the bell if you like our videos. Goodbye! Ayun na. Click the bell daw. Click the bell.